Lamang ng 13 ang mansalay sa first half ng Game 2 ng OMPL Finals. Iba ito sa nangyari noong Game 1 na kung saan ay dikit ang naging laban sa unang 20 minuto ng laro. Sa game na ito ay ipinakita ng Black Knights ang lakas ng team nila. Hindi na sila nakapokus sa isa o dalawa na pupuntos dahil ginamit ni Coach Cervantes ang tunay na lakas ng kanyang handle na team. Si Tuason, si Valdez, si Magbuo, si Alcoba at maging sina Francisco at Salome ay naging maganda ang production sa kaunting minuto na nilaro ng dalawa. Kung titingnan ng mabuti ay mas may advantage talaga ang mansalay sa larong ito. Noong game 1 ay nag-focus sila sa pagpigil kay Romero at ang pagdomina ni Mendez sa opensa ng team. Pero ngayong game 2 ay tila ipinaramdam na nila kung bakit sila ang number 1 team sa standings. Nakita rin at napansin ito ng maraming manlalaro ng OMPL na narito rin upang manood. Marami sa kanila ang humahanga kay Romero, kaso kung sa team power ang pagbabasihan, ang mansalay ang mas malakas. Pero tingnan din natin ang gagawin ni Romero. Sabi ni Ramirez sa katabi niyang si Salonga, kapwa nga sila napatingin sa bench ng nauhan at naroon si Maki na kasalukuyang umiinom ng tubig. Hanggat hindi tapos ang game, hindi pa natin pwedeng sabihing panalo ng mansalay. Pareho itong moto ni na Romero at Mendez. Sana nga ay makakita tayo ng showdown mula sa kanila sa second half. Dagdag pa nga ni Henrik at napatingin naman siya sa bench ng mansalay. Ramdam niyang masaya ang mga manlalarong naroon kaso hindi pa raw ito ang oras upang mag-celebrate. Alam din ito ni Ricky pero mas magaan ang pakaramdam niya ngayon dahil sa maganda nilang laro. Ibang iba ito sa nangyari noong unang game. Pasimple nga muna siyang napalingon sa likuran at pinagmasdan ng kanyang mga magulang at si Andrea na pinakitaan pa siya ng dila na sinundan ng pagsimangot ng nguso. Napangiti tuloy si Ricky at pagkatapos noon ay pasimple siyang nanood ng mga sexy na cheer dancers na nagsasayaw sa gitna. Napailing na nga lang siya nang mapatingin siya sa mga kasamahan niya na seryosong nanonood. Tanging sina Sir Tuason at Gerald lang ang abala sa paggawa ng ibang bagay. Mukhang ayaw nilang manood. Hindi dahil sa ayaw nilang makakita ng mga ganito kaso mukhang ito ay sa kadahilanang pwedeng malagay sa panganib ang buhay nila sa oras na matapos ang larong ito. Napangiti tuloy ng marahan si Ricky at napailing. Pasimple rin siyang sumulyap sa bench ng nauhan at nakita niyang may mga pinag-uusapan ng kanilang team. Nag-focus ang lahat kay Coach Mabs at napansin din ito ni Coach Cervantes. Nagkaroon pa ng ilang intermission numbers sa loob ng court at matapos ang 30 minutes ay muling kinalampag ng mga manonood ang buong venue dahil sa pagsilbato ng referee. Hudyat nga ito na ang ikatlong quarter ay magsisimula na. Pumasok na nga ang mga players ng magkabilang team at medyo napaseryoso ang nauhan team dahil wala si Mendez sa lineup. Wala rin si Magbuo rito. Maki, ikaw na ang bahala. Dexter, tulungan ninyo si Maki. Chris, ang rebound, wala si Magbuo. Kaya dapat kayo ang magdumina sa ilalim ng basket. Gamitin ninyong pagkakataon ito. Yes, coach. Bulalas nga ng apat na kasama ni Maki at pagkatapos noon ay naghanda na sila para sa depensa. Sa mansalay nga ang unang possession ngayong ikatlong quarter at si Andrew Salome ang nagdala nito. Salome, Valdez, Tuason, Alcoba, Punsalan. Laban kina Kasapaw, Romero, Garejo, Ledesma, Nerio. Sinalubong nga agad ni Kasapaw si Salome. Si Andrew naman ay inihanda ang kanyang sarili. Inalis niya ang maliit niyang kaba at sineryosohan ang tingin ng kanyang defender. Pinatalbog niya ang bola pakaliwa at pakanan at nang makita niyang sumasabay na sa kanya ang kanyang bantay ay dito na nga siya umatake. Napaseryoso naman si Kasapaw sa ginawa nito kung kaya mabilis niyang inasinta ang bolang pinapatalbog nito. Bumigla siya ng abante at pinalo ang bolang pinapatalbog ng kalaban. Si Andrew naman ay biglaang huminto at iniiwas ang bola
na kinaseryoso ni Kasapaw. Napadiretso ito at ginamit itong pagkakataon ni Andrew para umatake lalo. Nakalusot siya sa kanyang defender kaso nakaramdam siya ng kaba nang biglang lumitaw sa harapan niya si Romero. Ang lakas ng dating nito. Napalunok si Andrew kaso to the rescue agad si Gerald at sinigawan ang kanyang kapatid. Ipasa mo sa akin, bulalas ni Gerald kaso bago pa man makarespond si Andrew ay inunahan na ito ni Maki Romero. Nagwala ang fans niya nang maagaw nito ang bola. Mabilis din niya itong pinatalbog at makikita nga rin ang mabilis sa pagbaba ni Garejo at nakasunod nga agad dito si Alcoba. Sa kanya naman ay si Valdez ang nakabuntot at si Salomina agad ang nag-recover mula sa turnover na kanyang nagawa. Dalawa ang bantay ni Maki kung kaya nga bigla niyang pinababa ang kanyang dribbling at bumagal. Napatingin pa nga siya sa humabol sa kanyang sina Alcoba at Valdez. Kaso, bago pa man makadikit ang dalawa, ay binigla na niya ang mga ito ng isang jump shot sa 3-point area at doon na nga umarko ang bola sa ere. Hinalit ng bola ang basket at doon na nga nagsigawan ang mga fans ni Romero dahil sa step back 3 na pinakawala nito. MVP! 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 Hindi naman si Maki nag-celebrate pagkusay agad nilang binantayan ang team ng Mansalay pagkasambot pa lang ni Salome sa bola. Bibigyan nga raw nila ng pressure ang kalaban at sa pagsambot ni Salome sa bola ay bigla na lang niya itong ibinato sa malayo. Napakuyom si Maki at agad niyang pinahabol si Nanerio at Ledesma dahil si Punsalan at Wason ay nasa dulo pa ng court sa kanilang side. Kay Punsalan nga ipinasa ni Andrew ang bola at sa pagsubod nito sa basket ay doon na nga tumalon ito at sumigaw naman si Nerio para harangan ito. Kaso, ngumiti si Marcus at habang nasa ere ay biglang isang pasa papunta sa hindi kalayuan ang kanyang ginawa. Isang extra pass ito papunta kay Tuason at dito na nga napalundag si Maki nang tumalon ito sa ere. Itinodo ni Romero ang kanyang paghabol at nang pakawalan ni Carlo ang bola ay doon na nga umalingaw-ngaw ang defensive play na ginawa ni Maki. Isang impressive block ang ginawa niya laban sa isa sa malakas na shooter ng Mansalay. Paglapag nga ni Maki ay sabay na bumagsak ang kanyang mga paa at doon na nga nagwala ang kanyang fans at ang mga manonood sa venue. Si Carlo Tuason ay medyo napalunok nang pagmasdan si Romero sa kanyang tabi. Ang lakas ng dating nito at parang nakakatakot. Ang pagpalakpak na nga lang ni Gerald ang nagpabalik sa realidad kay Tuason. Sa kanila pa rin ang bola at sa pagsambot ni Andrew ay mabilis siningi ni Gerald ang bola mula rito. Pinopostehan nga niya si Romero at pagkasambot niya sa bola ay alertong inihanda ni Maki ang kanyang sarili. Sumeryoso ang mga mata ni Gerald at sa pagpapatalbog niya ng bola ay sinasabayan niya ito ng pagpersa paatras. Si Romero naman ay kumpiyansang tinanggap ito. Nilabanan niya gamit ang lakas ang kanyang katapat at dito nga nagwala ang crowd dahil napaseryoso si Valdez. Ang lakas, paano niya napipigilan ang post moves ko? Tama, gagamitan ko ng siko. Sabi ni Gerald sa sarili at sa paggalaw niya bigla ay doon naman siya nagulat dahil si Maki ay biglang umatras na sinundan ng mabilis na pag-abante. Natapikan siya ni Romero ng bola at mabilis itong humabol doon. Dito na nga kumawala ang malakas na cheer ng mga manood. Nag-aapoy na naman daw ang laro ni Romero at patunay lang ito na siya ang best player ng OMPL ngayong taon. Ang bilis ang pagbaba niya at sa pagdating niya sa basket ay walang alinlangan siyang tumalon at mukhang dadakdak ito. Kaso hindi ito papayagan ni Alcoba. Mabilis itong nakahabol at ngayon nga ay makikita ang pagngiti ng bahagya ni Maki. Pinahanga raw siya nito kaso ito raw ang malaking pagkakamali nito. Bigla niyang ibinali ang kanyang tira at bumigla siya ng baba sa mga kamay niyang may hawak sa bola at dito
ay isang reverse layup ang kanyang pinakawalan. Sumilbato ang referee. At dito na nga napangiti si Maki dahil malakas ang kutob niya, napapasok pa ang kanyang tira. Braso nga niya ang natamaan ni Alcoba, kaso isang malakas na bulalas din ang biglang kumawala mula sa likuran nilang dalawa bago sila lumapag sa sahig ng court. Isang block ang ginawa ni Salome sa bolang hindi man lang umabot sa board. Napakuyom si Gerald at Ricky sa ginawang iyon ni Andrew. Napigilan nito ang 3-point play na ginawa ni Maki at malaking bagay iyon. Paglapag nga ni Andrew ay agad niyang binigyan ng malakas na appear si Dwayne na masaya pa rin sa naging resulta ng play kahit pa naka-foul siya. Yeah! Si Maki naman inapailing at nilampasan niya ang dalawang batang iyon para pumunta sa free throw area. May maliit na ngiti ang sumilay sa labi niya dahil pakiramdam niya ay may nakikita siyang imahe sa dalawang teenagers na ito. Napakuyom siya ng kamao at napatingin sa bench ng Mansalay. Ito ay ang bagay na hindi niya kayang gawin, na kayang gawin ni Mendez. Magkaganoon man, naibaba naman ni Maki ang lamang ng Mansalay sa 8 nang maipasok niya ang dalawang free throws. Nagbigay rin ito ng lakas ng loob para magwala ang crowd ng nauhan. Kaso, bago pa man sila magdiwang ng sobra, ay binigla na sila ni Andrew Salome nang bigla niyang paupuin sa sahig ang defender nitong si Kasapaw. Isang behind the back crossover ang kanyang pinakawalan na ikinagulat ni Kasapaw dahil sa paghabol niya rito ay ang sahig na ng court ang naging sandala ng kanyang puwetan. Isang mabilis sa pangyayaring maging si Maki ay napahabol dahil parang hindi maganda ang kutob niya sa teenager na iyon. Hindi na ako ang dating Andrew Salome. Mas magiging magaling pa ako at lalampasan si Coach Mendez. Bulala sa isip ni Andrew at sa pagharang sa kanya ni Romero ay dito na nga nagdilim ang kanyang paningin. Gumalaw ang isang paa ni Andrew at sa pag-abante niya ay siya namang pagsabay ni Maki na nakatingin naman sa likuran nito dahil nga si Kasapaw ay paparating na rin. Ipasa mo sa akin, Andrew. Bulala sa gadi Gerald na mabilis na nag-cut sa likuran ni Romero. Si Andrew naman ay mabilis na ginawa iyon at dito na nga napahakbang si Maki para i-intercept ang pasa nito, kaso nabigla na lang siya nang lampasan siya ng batang ito. Isang fake iyon at napakagat siya ng hindi inaasahan. Bigla tuloy niyang naramdaman si Ricky sa batang ito. Napakuyom siya ng kamao at sa paghabol niya lalo ay nagulat na lang siya nang bumangga siya kay Punsalan. May nakaabang palang screen sa kanya at ngayon nga ay makikita si Andrew Salome na tumalo na sa basket at hindi siya natakot sa pagsabay sa kanya ni Nerio. Wala rin takot si Mendez sa mga ganitong pagkakataon, kung kaya biglang iniiwas ni Andrew ang bola mula kay Nerio at dito na nga niya ginawa ang paborito niyang move, ang reverse layup. Si Ricky nga sa bench ng Mansalay ay napatayo at napakuyom ng kamao nang mangyari iyon. Sumilbato rin niya ang referee dahil nabigyan pa ito ng foul ni Nerio. Kaso, ang lahat ay sana sa ere na bola na patingin at sa paglamo ng basket dito ay doon na nga napanganga ang mga taganauhan at ang mga supporters ng Mansalay ay agad na nagwala nang sumenyas na ang referee. Basket counted! Bulalas ng referee at sa paglapag ni Salome ay doon na nga siya napakuyom at napangiti habang nakatingin sa bench ng Mansalay. Yes! Bulalas ng batang iyon at kumawala rin ng malakas na cheer para sa mga nakaitim matapos iyon. Naipasok pa ni Andrew ang bonus shot at ngayon nga ay napangiti naman si Gerald sa ginawa ng kanyang kapatid. Napakuyom siya ng kamao dahil hindi raw siya pwedeng sapawan nito dahil sigurado siyang magyayabang ito sa kanya pag-uwi ng Mansalay at ayaw niyang mangyari iyon. Bumalik sa nawa ng possession at napaseryoso si Maki nang pagdalawahan siya ni Nasalume at Valdez. Napaatras tuloy si Romero dahil nakita niyang ang taas ng determinasyon ng dalawa. Parang wala siyang balak na palusutin.
Dito nga ay makikita naman agad na nalibre si Garejo nang bigyan ito ng screen ni Kasapaw para mawala sa depensa ni Tuason. Mabilis na ipinasa ni Maki ang bola rito kaso hindi niya alam kung saan kumuha ng bilis ng galaw si Valdez. Natapik nito ang kanyang pasa at dito na nga nagwala ang crowd ng Mansalay. Hinabol ng magkapatid ang bola. Ako na, bulalas ni Andrew pero inunahan siya ni Gerald. Ako na. Humabol si Andrew sa kanyang kuya at kasunod na nga rin ni Valdez si Maki at si Garejo na pasimple pang nakatingin kay Salome. Kapag hindi nakahabol ang nauhan habang nakaupo si Ricky, ay sila na ang may advantage sa labang ito. Sabi naman ni Coach ay saya sa sarili. Mabilis si Maki at naunahan pa rin niya si Gerald kaso mukhang walang balak na huminto si Valdez at sa pagdating niya sa may basket ay mahigpit niyang hinawakan ng bola at tumalo ng mataas. Si Maki ay popuesto pa lang para magbigay ng charge kaso nahuli siya ng bahagya kung kaya napaupo siya at sa pagsilbato ng referee ay doon na nga rin nasaksihan ng mga manonood ang isang dunk mula kay Valdez na makikita pang bumitin habang nakatingin sa player na nasa ilalim niya, si Maki Romero. Natawagan din si Maki ng blocking foul at basket counted din ang hatol ng referee at sa paglapag ni Gerald ay doon na rin kumawala ang apira ng magkapatid. Kumawala ang ngitian sa labi ni Valdez at Salome at pagkatapos noon ay napatingin sila sa bench ng Mansalay kung saan ay makikitang ang laki ng ngiti sa kanila ng mga kasamahan nila lalo na si Mendez. Naipasok pa ni Gerald ang bonus shot at nagwala ang mga taga-Mansalay dahil doon. 56-70 ang naging score at naging 14 ang lamang nila. Dito na nga nagwala ang crowd. Mansalay! 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 Nagdiriwang ang marami nang bigla namang nagpakawala si Maki Romero ng isang tres sa harapan ni Valdez sa pagbalik ng possession sa kanila. Hinalit noon ng basket at napaupo rin si Romero nang sa landing area niya bumagsak si Valdez na nagpaseryoso ng ngitian siya ng ace player ng kalaban. Basket counted! Bulalas ng referee at si Maki ay kalmadong tumayo at naglakad agad sa free throw area para sa kanyang bonus shot. Maaga pa para mag-celebrate kayo. Sabi ni Maki nang pakawalan ng swabbing free throw. Pumasok iyon at agad niyang naibalik sa 10 lamang ng kalaban. Bumalik ang possession ng bola sa Mansalay at napaseryoso si Andrew nang harangan siya ni Romero. Baon pa rin nga ni Salome ang kumpiyansa sa sarili at magaslaw ang naging galaw niya para lampasan ang bumantay sa kanya. Kaso, nang tumakbo na si Gerald para sa paghingi ng bola ay bumigla naman si Maki ng tapik sa bola at nilampasan niya si Andrew na pasimple pa niyang binangga. Napaupo si Andrew dahil may pwersa iyon kaso walang foul na itinawag ng referee. Nakuha pa ni Maki Romero ang bola at si Gerald ang humabol dito. Kaso, nang makita naman ni Ricky ang itsura ng kanyang kuya Maki ay dito na siya napaseryoso. Delikado. Nakipagsabayan si Gerald kay Maki kaso dito na pinamalas ni Romero ang kanyang ball handling skills at sa pagkaliwa niya ay kumana naman ang kanyang defender. Napakadali niyang nalusutan nito at mula naman sa likuran niya ay makikita ang mabilis sa paghabol ni na Alcoba at Salome. Ngumiti si Maki nang bigla siyang huminto. Lumampas sa kanya ang dalawa at sa pagdribble ni Maki sa bola sa kanyang likuran ay bigla na lang itong tumapon na kinaseryoso ni Gerald. Isang back pass iyon at nang mapatingin si Gerald sa bola ay sinambot na ito ni Garejo na nasa 3-point area na sa kabilang wing. Tumalo na si Garejo at kasabay nito ay ang pagtaas ng isang kamay ni Maki na nakaturo pa ang daliri sa itaas. Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok ng tres na iyon at makikita ang seryosong tinginan ni na Dexter at Maki matapos iyon. Hindi tayo matatalo, basta nakaabang ka palagi sa biglaan kong mga pasa.
ako pa rin na magiging target ng depensa nila palagi. Kaya wala akong ibang aasahan kundi ikaw, Dexter. Alam kong wala akong kwentang captain. Mahina ako sa motivational something, pero may tiwala naman ako sa inyo. Wala akong ibang aasahan kundi kayo, lalo na ikaw, na dating team captain ng team na ito. Isa pa, baka hindi na rin ako maglaro sa nauhan sa isang taon. Kaya, ikaw na uli ang bahala rito. Masaya akong naging kakampi ko kayo rito. Nag-enjoy ako.